Usap-usapan ngayon sa social media at sa showbiz industry ang kinakaharap na kontrobersya ng aktor at politikong si Richard Yap. Ito ay matapos siyang sampahan ng kaso ng di umano nagpakilalang anak nito na si Joshua Paulo Jensen. Nagsampa na ng paternity suit ang di umano illegitimate son ng aktor sa Regional Trial Court Branch 22 sa Cebu City, dahil sa compulsory recognition, matapos ang naging pagtanggi at di umano pag-abandona sa kanya ni Richard. Yumangay nga ang balibalitang may anak ito sa labas, ngunit mariin niya itong pinabulaanan taong 2021, kahit pahinamo na siya noon ni Joshua na magpa-DNA test. Aniya noon, "I've been in show business for 10 years and I still have a child. As you can see, that person is not from Cebu. He doesn't know how to speak Bisaya. Why is he filing in Cebu? Who is behind that? I have never seen him, met him, talked to him ever since. Just wondering where he took me to be his father." At kamakailan lang, ibinahagi sa isang Facebook post ng political rival at ang kamakailang sinampahan ng kasong cyber libel ni Richard na si Christine Niña Mabatid, ang public document na naglalaman ng mga detalye sa paternity suit na isinampa ni Josh Jensen. Ayon sa caption ni Niña, naaawa umano siya sa kalagayan ng umano'y inabando ng anak ni Yap. Kaya't para umano sa kapakanan ng bata kaya niya ito ginagawa. Dalangin din umano niya na maisigawa na ang DNA testing sa mga ito para lumabas na ang katotohanan. Wala na rin umanong magagawa ang aktor kapag ang mismong korte na ang nag-utos nito. Sa kabilang banda, makikitang kalakip rin ng kanyang post ang screenshot photo ang paglalabas ng saloobin ni Josh sa pamamagitan ng komento nito sa isang FB post. Aniya. Samantala, wala pa naman inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ng aktor kaugnay sa pagsasampa ng kaso sa kanya.